tayo ng ating life solution. Kailangan natin ng plastic cups. Siguruhin natin ang ating plastic cups ay PP number 5. So, ibig sabihin ng PP number 5 ay sila yung mga heat resistant. So, gaya nga nitong cup noodles na to, no? Sila ay PP number 5. So, mga heat resistant sila. So, dito natin titambangin yung ating tubig at saka yung ating caustic soda. So, kapag tayo ay nagtitimbang, mahalaga na, ayan, lagay natin yan, tapos itayer natin para babalik siya sa zero at naka-grams tayo. So, start na tayo, magtimbang na tayo ng tubig at ng ating caustic soda. So, mahalaga na, magkahiwalay sila ng lalagyanan. Mamaya, papakita ko sa inyo yung process. Ayan. Eto naman, meron tayo dito yung formulation. Ayan. So, itong formulation na to ay ginawa natin sa soap calculator. Ayan. Kasi hindi pwedeng huhulaan ang mga measurement. So, kailangan ang mga measurement ay tugma, no? Yan. So, ang ating lye solution ay naka 40%. So, mag-i-input ka lang ng iyong total oil. So, ang total weight ng oil natin ay naka 1,000 grams or 1 kilo. Tapos, ang ating lye concentration ay naka 40%. Yan. Tapos, ang ating super fat ay naka 5%. Tapos, yung kapag in-input natin to, no, sa soap calculator, siya ang maglalabas ng amount ng water at saka ng ating sa amount ng ating sodium hydroxide o yung ating caustic soda. So, para hindi tayo magkakamali. Merong sariling calculator, no, yung ating paggawa ng sabon. So, start na tayo. Kung ano yung nakalagay na amount dito, yun lang yung ating susundin. At, syempre, tayo ang masusunod kung ano yung isang cup na ating gagamitin. So, gaya nito, meron akong olive oil, meron akong sunflower oil, no? Combination sila ng paggawa ng ating gagawing sabon, no? So, ito ay basic lang, pero maganda ang effect nito, no? So, ang sabon natin ay tinatawag nating Castile soap. So, si Castile soap, ano ba ang Castile soap? So, si Castile soap ay mild soap, super mild soap siya. So, ibig sabihin, mga natural ingredients lang yung kanyang sangkap, no? Tinatawag din siyang vegan soap kasi wala siyang animal content, no? Wala siyang animal fat content, kundi mga natural or mga vegetable oil lang yung nakalagay sa kanya, gaya nga nitong olive oil at sunflower oil. So, maiba-ibang klase ng Castile soap. Yung pinaka number one ng Castile soap is single oil lang, which is yung olive oil. Pero this time, hinaluan natin siya ng sunflower oil, no? Kasi itong sunflower oil, so, search nyo kay Google kung ano ang nagagawa niyan sa ating skin. Kaya, mas minabuti ko na haluan siya ng sunflower oil. So, ayan, marami na naman akong dardal. Start na tayo. So, dito, no? Mag-pre-weigh na tayo ng ating tubig. Ayan. So, mag-pre-weigh na tayo ng ating tubig. Yung tubig natin, dito muna natin gawin sa loob ng bahay. At mamaya, pag gagawa na tayo ng sabon, pag mimix na tayo ng sabon, no, doon na natin siya gagawin sa labas. Kasi kailangan open area ito. Ayan. So, start na tayo ng ating tubig. Meron ako dito, mahalaga na ang gagamitin nating tubig ay distilled water. Ayan. So, ready na ang ating water, ang ating distilled water. Ang next na natin ay ang ating caustic soda.
ready na yung ating lye solution. Bubuhusin na natin siya. Ayan, pararaanin natin siya dito sa ating kutsara. So, mula sa ating inihandang oil, olive oil and sunflower oil, bubuhos natin yung ating caustic soda. So, next, gamit ito ang ating yan, yung ating wire whisk. So, pagawin natin siya. Siya lang habulin. Ayan, dahil mano-mano lang yung ating ginagawang process sa kanya. So, wala tayong electric mixer, wala rin tayong stick blender. Ang gamit lang natin ay wire whisk. So, haluin natin siya ng haluin hanggang sa magkaroon siya ng traceability o yung tracing. So, kailangan magkaroon siya ng konting emulsion. Dahan-dahan lang para hindi tumatalsik yung ating solution. So again, pinagsama natin ang mga oil at yung ating lye solution. Ang ating lye solution ay naka 40%. So bakit ba may lye solution? Mapapansin nyo, mainit yung ating mixture. So dahan-dahan lang. So, bago nyo ibuhos yung lye solution tsaka yung oil, kailangan ang temp niya ay nasa 80 to 130 or 120 Fahrenheit. So, kailangan magtutugma sila. Hindi masyadong malayo. No? Or room temp. So, kapag room temp na ang temperature nilang dalawa, pwede nyo na silang i-combine. So, yung ating ginawang sabon ay organic. Lahat ay organic. Wala siyang animal fat content. Olive oil and sunflower oil lang yung ating ingredients. Wala rin tayong fragrance oil. So, very good ito sa mga sensitive skin. No, very mild itong ating ginawang sabon. And pwede nyo rin i-google yung mga benefits na olive oil and sunflower oil. Very good siya sa ating skin. Face up. So kung mapapansin nyo, unti-unti yung kanyang paglago. Pero, malagnaw pa siya. Wala pang tracing. So, hali lang tayo ng halo. Ang ginagawa natin ngayon ay castile soap. Castile soap na ang combination natin ay sunflower oil at olive oil. So, sa mga susunod na araw, iba-ibang klase yung mga castile soap. Merong olive oil alone, no? Olive oil lang, meron naman na mga single oil lang yung ginagamit. So, ngayon, combination na oil yung ating ginamit. Wala tayong stick blender na gamit na kailangan matyaga kang maghalo ng maghalo. So, kailangan siyang haluin para magkaroon ng immersion. Amoy-amoy ang sunflower oil.
Thank you.